Hi guys, welcome to my channel. This is Teacher JM once again inviting you to watch my video. And watch this video until the end guys. And today's lesson, sa ating music, we're going to talk about conducting gestures of different time signatures. Sa nakikita nyo po dito, we have different kinds of time signatures. We have 2, 4, we have 3, 4, 4, 4, and 6, 8. So ngayon guys, yung gagawin naman natin ay magkakandak tayo ng gestures niya, ng pattern niya, no, ng iba't ibang time signatures po na ito. So, bigyan ko lang po kayo ng definitions. Ano ba yung conducting pattern? So, yung conducting pattern daw is a pattern. You know, it's a pattern in which your dominant hand, pag sinabi natin dominant hand, pag kanan ka, halimbawa, your dominant hand is right. You are right-handed. Then, if you are left-handed, pag kaliwa, then do it with your left. So, we can do it both right and left or right and left hand natin. So, siguro, if you can see, no, mabaliktad yung hands natin kasi sa camera natin, maybe it's your left, maybe it's your right. Sa akin, ito yung aking right. So, pag nakatalikod. Okay, so it's my right and it's left. So, it doesn't matter. Okay, so conductors, when you say conductors, diba, usually kung makikita nyo ito, guys. So, we have the, kung familiar ka sa choir, if you're familiar with your, with orchestra, ito yung mga groups of musical instruments, and then yung mga manunugtog din na natumutugtog sila, they play piano, violin, drums, then all of the instruments na nandun, that's the orchestra, and then meron mga singers. And then, so, sino ba yung conductors? Pag familiar ka din sa drum and dar, then may nakikita kang tao, isang tao na nakatayo sa harap in front of the dancers and then the players and the lyrist and then the drummers. Ang tawag po doon ay conductors. Usually yung conductor po ay nagdi-direct, no? They give direction, or they directing the large orchestras and choirs na bibigay sila noon. If for example, isang taas lang kamay ng kamay nila or ng baton, oftentimes they use baton. Pag tumaas 'yon, mayroong meaning 'yon, mayroon po siyang kahulugan. So hindi po pwedeng ibagsak niya yung kamay niya nang walang dahilan, ano? So, once na tumaas na yung kamay, tumayo na yung choir director doon o yung ating conductors. Automatic, pag gumalaw yung kamay niya, halimbawa, nakaganyan yung kamay din. Pag bagsak noon, automatic may meaning yun. Maybe that's the time na magsimula na po yung ating kanta o magsimula na yung tugtog. Then, pag sinabi ng choir director or ng conductor na parang isa lang yung gamit niya, ibig sabihin, mahina na yung song. Then, pag naging biglang dalawa yan at malawak na malawak yung cover niya, meaning to say, maybe malakas na palakas na yung tugtog, then biglang stop. Stop yun yung song. Stop na siya pag na ganyan. Depende sa conductors ko ano. Maybe, pag na ganyan na, meaning, stop na po yung song. Okay, so here are the different kinds of conducting patterns na pag-aaralan natin. We have this 2-4. Ano ba yung 2-4 time signature natin? Diba, tinalakay na po natin yung 2-4 time signatures in our previous lesson. And now, we are going to talk about and do the conducting pattern of 2-4. So, nakikita nyo yung arrow natin. This is pagkanan natin. Ito, 1. Okay. 1, 2. Up and down lang. Okay, sundan nyo ako. Now, follow me. Siguro makakasyon kayo dito, guys. Is that okay? Yes, sige. Okay, we have 1. Then, so remember this. Huwag sobrang taas ng ano nyo or sobrang nandun kayo sa top yung hands. Then, sobrang baba naman. So, it should be shoulder level. Okay? So, we have 1 and 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, or 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, explain ko po sa inyo kung ano ibig sabihin po ng ating conducting pattern na 2-4 time signatures. May papansin nyo, may bar lines po tayo dito. May bar lines. My bar lines, my bar lines, and my bar lines. So, laging tatandaan nyo na yung ating, yung bagsak na hands natin ay lagi po siya nasa bar lines. Pag nawala po sa bar lines yung bagsak na hands natin, meaning to say, ikaw po ay wala na sa beat. Malayo na po yung beat mo. Ibig sabihin, malayo ka na talaga. Naliligaw ka na. Sometimes, pag tiningnan ka ng mga audience, oy, or ng mga singers, pag may kumakanta doon, nakatingin sa'yo po, uy, ba't parang naliligaw na si sir? Parang malayo po siya doon. So, meaning to say, nawala ka na doon sa kumpas mo. Nawala ka na sa beat.
So remember this, ganun po yung gamit ng ating bar lines. Doon laging tatama yung bar lines natin, guys. So 1, okay, so 1, okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Or, di ba, pag kanan yung gamit natin, 1, 2, 1, 2. So laging, lagi po ha, yun po yung gamit ng ating bar lines. Bukod po sa pag-divide ng bit into measure, so laging may gamit po yung bar lines natin. Okay, next, 3-4 times signature tayo. Conducting pattern niya ay ganito. Pag kanan po yung gamit natin, hence, it goes like this. 1 down, yung arrow natin, then 2, then 3 up, yung arrow natin. So, kung titignan mo, we have 1, then labas, 2, and 3 up. Okay, so 1, 2, and 3. So, sabayan natin ang dalawang kamay. Okay, so sometimes sabi na mahirap daw yung dalawang kamay, no? Pero kaya nyo yan, guys. Diba? Kaya nyo yan. Okay, so we have 1, then up, out, 2, and 3 up. So, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, continuous po yun, ha? Yung ating bar lines po doon. Continuous po yun. Okay, so, tuloy po natin. Yung conducting pattern ng 3-4 times signature po, dito sa nota natin. So, lagi nagsistart nyo dito. 1, okay, and then 1, and 1, 1, 1, 1, 1. So, sa mga bar lines natin, dun lagi yung bagsak niya. Okay po, so, 1, kung kaliwa yung gamit mo, kung kaliwang kamay, 1, then labas, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, kaliwa po ito, 1, 2, 3, pag kanan, 1, 2, 3, okay, so 1, 2, 3, so laging ganun po yung bagsak ng ating hands. Then we have the 4-4 conducting pattern. So now, nakikita nyo dito guys, sa ating conducting pattern of 4-4. So, mayroon po tayong 1 down, and 2, 3, and 4. Okay, so that's it. So, we have this 1 pababa. Okay, sabayan nyo ako guys. 1, 2, 3, and 4. Okay? 1, 2, 3, and 4. So, burahin lang po natin yung ating reds. Ano dito, para makita po natin. So, ulitin ko lang po. So, we have 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, 3, and 4. Sabayan niyo po ako. 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, 3, and 4. So, now, continues tayo sa conducting pattern of 4-4 times signature, guys. So, lagi yung bar lines po natin na minimension ko dito, lagi kong sinasabi sa inyo o in-emphasize. So, remember this. Pag naligaw po talaga tayo sa bar lines natin, isa lang ibig sabihin nun, malayo ka na sa beat, wala ka na sa kumpas. Kahit nagkukumpas ka dyan, wala. Walang size yun. So, kailangan tayo po ay nasa beat, tayo po ay nasa bar lines talaga. So, this is 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, 3, and 4. Lagi tayo nasa bar lines, no? So, 1, 2, 3, and 4. Okay, continuous tayo. Sa 6-8 naman. Continue tayo sa 6-8. Time signature, guys. We have this. 1, pababa. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, kung makikita nyo na, 1, then 2, 3, and 4, 5, 6. So, ganyan po tayo. So, kung kanan po yung gamit nyong kamay, right? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. So now, pag nakatayo ako, tapos, anuhin natin, no? 1, dalawang hands, pero hindi sobrang taas, no? Shoulder level. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, class, sabayan nyo ako dito. Sabay-sabay tayo. Okay? Okay, and 1, 2, 3, and 4, 5, 6. Okay, sabay tayo ng dalawang kamay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so, tuloy-tuloy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan po yung ating 6-8 time signature patterns. Ngayon, ano naman yung sinasabi dito? So, laging dito tayo nagsisimula. Then, tapos, laging nasa bar lines po yung ating bagsak ng kamay. In-emphasize po natin yan, guys, ha? So, dito, 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anim-anim yun sa 6-8-M signature. So, ganun po dapat. So, review natin. Una, meron tayong tinatawag na 2-4 time signature. Gayto yung kanyang conducting pattern, which is 1, 2, up and down lang, no? Down, up. While yung ating susunod, we have the 3-4 time signature. We have the down, out, and up. Down, out, up. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. And then, sunod po, review natin sa 4-4 time signatures. Down, okay, 1, then pasok, 2, then labas, 3, 4, up. 1, pasok, then labas, then 4, up. 1, 2, 3, 4. So next, we have the 6-8 time signature. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So madali lang po yan, guys. So sana makasagot po kayo sa modules ninyo at ma-drawing din po ninyo ating conducting pattern. At the same time, makapag-shoot kayo ng video that you are doing this conducting pattern, this 4 basic time signatures na meron tayo. And guys, thank you so much for watching this video. And please don't forget to hit the subscribe button and yung bell button natin for you to not be notified, no? Pag ma-notify po tayo na meron pa para mapanood po ninyo yung mga bagong videos po natin, guys. So thank you so much, and this is Teacher JM once again, and signing off. And goodbye, class. See you next time.